Magandang buhay at welcome sa kusina ni Dan Levy. Today's episode, isa na namang Filipino classic recipe ang ating lulutuin. Napakasimple, napakadali, pero napakasarap. Magluluto tayo ng nilagang pata ng baboy. Ilagay lang natin yung ating pata ng baboy sa ating kaldero na paglulutuan or kaserola. Hinugasan na po natin yan. Lagyan natin ng sibuyas. Isabay na natin yung ating mais. Tapos lagyan natin to ng pamintang buo. Tapos lagyan na natin ng tubig. At gumamit lang ako rito ng isa't kalahating litrong tubig. Ngayon, pag medyo marami yung kakain, sasabaw na lang kayo bumawi. Dagdagan nyo na lang. Tapos gagawin natin dyan ay tatakpan natin at palalambutin natin approximately mga nasa 50 minutes to 1 hour. Tapos check na natin. Yung pata natin malambot na at sigurado yung mais natin ay malambot na rin. Ilagay na natin yung ating broth cubes at yung ating pampalasa na patis. Haluin natin saglit yung ating recipe. Napakadali lang. Napaka-simple lang ng proseso. Lagay na natin yung ating patatas at hiniwa lang natin yan sa katamtamang laki. Tapos sabay na rin natin yung ating saging saba. Tapos takpan lang natin to, lulutuin lang natin yung ating patatas at yung ating saging for about 8 minutes. Takpan natin, simmer natin for 8 minutes. After 8 minutes, sigurado akong malambot na yung ating patatas. Ganun na rin yung ating saging. Lagay na natin yung ating baguio beans, yung ating repolyo, at yung ating pechay Tagalog. Tapos takpan lang natin to for 2 minutes. Tamang-tama lang yun para maluto yung ating leafy vegetables. At para sa kumpletong listahan ng ating ingredients, sinulat ko po sa description box. Naamoy nyo na ba at nai-imagine nyo na ang sarap ng ating nilagang pata ng baboy? Nako, try nyo at sigurado ako magugustuhan nyo. Magsandok na ng marami, tapos i-enjoy na natin yung ating nilagang pata ng baboy. Sa lahat po na nagkagusto ng ating recipe for today, please like and share this video. Tapos kung bago po kayo sa ating kusina, please don't forget to subscribe at pindutin yung notification bell para updated kayo sa mga susunod pa nating masasarap na recipe. Salamat sa panonood at ito ang kusina ni Dan Levy.